Nagbitiw na rin sa pwesto si Sugar Administrator Hermenegildo Serafica kasunod ng usapin ng illegal na resolusyon para sa pag-aangkat ng tonel-toneladang asukal sa bansa. Sabi ni Serafica, aalis siyang malinis ang kanyang konsyensya. Pero kahit daw nagbitiw na sa pwesto ang ilang pumirma sa resolusyon, nanawagan ang ilang grupong ituloy pa rin ang investigasyon dahil tila may sabwatan ani lang nangyari. Narito po ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Kinumpirma ngayong araw ni Hermenegildo Serafica ang kanyang pagbibitiw bilang administrator ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Sa isang pahayag, sinabi ni Serafica na noong August 10 pa niya sinumiti ang kanyang resignation letter. Ito yung araw na idineklara ng palasyo na illegal at walang basbas ng Pangulo ang Sugar Order No. 4 na naglalayong mag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Isa si Serafica sa signatories ng kautusan. Kahapon, tinanggap na ng Office of the President ang kanyang resignation sa pamamagitan ng sulat na pinadala ni Executive Secretary Victor Rodriguez kay Serafica. Sabi ni Serafica, opisyal daw niyang nililisan ang kanyang pwesto nang may malinis na konsensya. Ginawa daw niya ang kanyang tungkulin na alinsunod sa batas. Di raw niya pinangarap na maging public servant. Naging mahaba at mahirap na trabaho raw ito, pero naging makabuluhan. Nagpasalamat siya sa mga nagbigay daw ng oportunidad na makapaglingkod sa sugarcane industry at sa mga Pilipino. Nauna na nagbitiw sina Undersecretary Leocadio Sebastian at Attorney Roland Beltran na kapwa pumirma rin sa Sugar Order No. 4. Sumulat na rin sa Pangulo noong Lunes si Aurelio Gerardo Valderrama Jr., ang ika-apat na pumirma sa Sugar Order No. 4 bilang acting board member at representative ng mga planter. Sa kanyang sulat, pinaliwanag raw niya sa Pangulo ang nangyari. At the end of the letter, it says, I am at your disposal. If you feel that I need to resign, that I have lost your trust and confidence, you can just tell me anytime. Because it was the president himself who appointed me here. So I leave the decision to him. Hinihintay pa raw ni Valderrama ang tugon ng Pangulo. Ayon kay Valderrama, base raw sa konsultasyon ang Sugar Order No. 4. Anya, suportado raw ito ng mga resolusyon mula mismo sa mga stakeholder na nananawagan ngayong magbitiw sila sa pwesto. Ang Sugar Order No. 4 raw ay ang sugar importation plan na inutos sa SRA para matugunan ng mababang supply at mataas na presyo ng asukal. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines, sa kabila ng pagbibitiw sa pwesto ng tatlo sa pumirma sa Sugar Order No. 4, dapat pa rin ipagpatuloy ang investigasyon kaugnay nito. Dapat investigahin yan. Kahit nag-resign yan, we are going to ask the President to investigate this person, if I'm NBI yan or ombudsman, and he has to go to jail. Ito rin ang posisyon ng samahang industriya ng agrikultura dahil tila may sabwatan raw na nangyari. Kailangan tuloy pa rin para malaman natin bakit basta-basta silang nag-design and parang may connivance na nangyari. Bakit nagmamadali? Yung mga shipment ba yan, wala pa ba sa Pilipinas? Dapat ma-check din yan. Baka dumating na mga ito. Ayon naman sa Luzon Federation of Sugarcane Growers Association o Luzon Fed, mabuti raw sa industriya at sa bansa ang pagbitiw sa pwesto ni Serafica. Ang SRA ay isang government-owned and controlled corporation na layong palaguin ang sugar industry sa pamamagitan ng paggawa ng mga polisiya at pagsasaliksik para masiguro ang sapat na supply ng asukal sa bansa. Wala pang anunsyo ang palasyo sa ngayon kung sino ang papalit sa mga nagbitiw na opisyal ng SRA. Pero sabi ng bagong talagang undersecretary ng Department of Agriculture na si Domingo Panganiban, itinalaga raw siyang caretaker USEC na sisilip sa arawang operasyon ng DA at ng SRA. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.